I'm Jazz. It's me, Jazz. Oh my gosh, na-miss ko yung ganung intro. Babalik ko na ba? Ayun, so wala akong ayos. Wait na. So, I'm just using my phone and sorry kung pangit yung lighting. Pero, today's video, isashare ko lang sa inyo yung braces journey ko. Ayan, as you can see, wala na akong braces. And actually, parang ilang linggo ko na ngayon. So parang, yeah, late ako. Late akong mag-vlog, mag-film. So, ayun. So, kung gusto nyong, kung sakaling gusto nyo din magpa-brace or naghahanap kayo ng dentist, ako po ay taga-Cavite, taga-Kawit, Cavite. So, yung clinic po is located sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ang name po ng kanilang clinic is ang name po ng kanilang clinic is Iulo Dental. Ang name po ng kanilang clinic ay Iulo Dental Clinic. Malapit siya sa Jollibee, like ano, parang kung nasarap ko sa Jollibee, Binakayan. Lakad ka lang ng pagganito. I mean, baliktad at basta yung Jollibee, lakad ka lang ng paright kapag nakaharap ko sa Jollibee. Sabi ng doc ko, ang case ko daw is class 3 skeletal malocclusion. Para mas magpadali po sa ating lahat. Wait lang, meron akong ano, siguro insert ko na lang yung TikTok video ko kung saan ina-explain ko yung ano. Ayun, insert ko na lang yung TikTok ano ko video para hindi mahirap. Diba? Diba? Hi po! So, ayan, nagbabalak po si ate magpa-braces kaya gusto niya malaman ko ano yung case ko dati, yung ngipin ko. So, sabi ni Doc, yung case ko daw is class 3 skeletal malocclusion. Para magets natin, pare-pareho. Ako rin eh. Ano na lang, underbite ako dati. Parang ganun. So, papakita na ako pictures before and after. Tada! Hindi nakita yung sa pinakataas. Pero, ayan, makikita nyo naman yung pinagbago talaga eh. Tara! Grabe yung pinagbago oh. Ang layo niyan. 3 years din yan. Ngayon naman, magpapakita ako ng video kung papaano ako magsalita dati nung kakalagay-lagay pa lang ng braces ko. Ayan po. Ay, ganyan ako magsalita. Tingnan mo. As in like, ganun-ganun. Yun. Yun lang. Ayan. Sana nakatulong sa pagbabalak mo. So, that's it. So, sa end siguro ng... Siguro by the end of this video, ilalagay ko yung parang mga before and after pictures ko. Kasi yung sa TikTok video, konti lang yung napakita ko and hindi pa sakop yung iba. Ilalagay ko by the end of this video. And actually nga po pala, naka-retainer na po pala ako. Baka isipin niya, hindi ko sinusuot ang aking retainer. Ang retainer ko po is fixed. Nasa likod po siya ng ngipin. And gusto ko yung ganun kasi baka maging... Baka hindi ko din masyadong masuot yung ano, opo. Sa experience ko nung nag-brace ako, nung unang kakalagay siya, parang hindi mo siya ramdamay. Kapag ganyan lang, nakalagay lang siya. Though, nag-a-adjust ka kasi syempre may pumatong sa totoo mong ngipin, sa ngipin mo. So, parang naninibago ka sa bibig mo. Ganon. Tapos, hindi siya masakit or what. Pero pag kinagat mo na siya, like, kinagat mo na siya sa mga solid food. Or kahit ganonin mo lang yung finger mo, diyan ang sakit. Ayun. So, ang dami ko pa na pagdaanan eh. Na kita naman dito sa vid ay sa channel ko na pakita ko rin naman yung ibang nangyari sa ngipin ko. Nilagyan pa ako ng ano, underbite kasi ako, 'di ba? So akala pa nga dati, I mean parang with ano, parang ang tingin pa nga dati ni Doc na lalagyan ako ng I forgot the term, pero ano siya, para siyang tornilyo. Nakalimutan ko yung term, pero parang gano'n, lalagyan ako ng something dito, or dito ata. Tapos dun ilalagay yung rubber. Hindi, nakalimutan ko lang yung term, pero I'm sorry.
siguro malalaman niyo din kung sakaling magpa-brace kayo at or kung kailangan niyo din ng ganun or pares tayo ng case. And actually, may iba-iba naman yan. Ayun nga, nag-rubber din ako. Luckily, hindi ko kailangan yung parang tornilyo na yon. Dahil iaano siya sa gums ko eh. Parang talagang ipapasok siya sa gums ata. Basta, sorry, hindi ko talaga naalala. Sorry, doc. Kung nanonood ka man po. Nakakatuwa yung naging result. And nagkaroon din nga pala ako nung parang basta tinaasan yung isa kong ano dito, bagang. Parang hindi siya nakabite ng ganun. Parang umataas siya. Ay, nakaganyan. Yung pag kapag kinagat ko, nakaganti yung taas niya. Tapos unti-unti siyang napupudpud. Parang nilagay yon para hindi ko nakakagat ng ganito. Para hindi siya nakalak ng ganun. Para etong taas ko, yung front ko, yung front teeth ko dapat is ma-forward. Ewan ko kung I make sense. Do I make sense? Hindi ko alam kung nag-make sense ako, pero sana na-explain ko ng maayos yung sarili ko. Ayun, so nagkaroon ako ng gano'ng hanggang sa tinanggal siya, and then nag-chain ako kasi kailangan i-icing ipin. I mean, hindi siya super perfect na ganyan. Yung eta is yeah, magkapantay sila. Hindi siya super perfect, pero I'm happy sa naging result. Kasi dati talaga pag kumagat ako ng french fries, as in ganang kataas siyang ganon, kasi nga underbite ako. So yun lang naman siya. And yung braces ko nga po pala is self-ligating braces. Medyo ano nga lang siya, medyo pricey. Hindi siya like yung ordinary braces. Medyo may kamahalan yan. So, ayun. Ayun yung kinuha ni mami kasi di ko rin alam. Ang maganda sa self-ligating kasi hindi masyado ako nagkasingaw kasi hindi siya sumasabit sa ano ko, sa kahit saan yung part ng lips ko. Ay, ng lips ko or yung ilalim ng lips ko, kung anong tawag doon. Yun yung maganda sa kanya. Hindi ko alam kung na-explain ko ba. Pero kasi gusto ko lang i-share yung naging experience ko. Yun, sa braces. Well, sa adjustment kasi hindi naman siya sobrang sakit talaga na malala. Ganon. Siguro para sa akin lang kasi yung tolerance ko sa pain medyo mataas. Pero hindi talaga siya eh. Siguro masakit lang siya kapag nag-rubber ako. Nag-elastics ako. Oops! By the way, yung mga bagong kilala kong friends, ayan, gusto ko lang sila i-shoutout. Shoutout kay Clarissa, kay Clarence, at kay Kate. Ayan, shoutout sa inyo. Nice meeting you all. Ayan. So, ayan, insert ko yung mga pictures. Thanks for watching. Sana merong sense yung pinagsasabi ko dito. Hi! Thanks for watching!